Hi, good evening po mga ka-glorious. Bago ang aking testimony, nais ko muna magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pangalawa po sa ating gwapong Evangelist Ernest Axon. Salamat po sa binigay niyong pagkakataon na makapag-share ako sa online glorious ministry. At sa iyong magandang asawa, Sister Christine Axon. Parehas po kami ng church ng pinanggalingan kay Pastor Tony Galimit sa YMC Manila na ngayon ay The Family Tabernacle of Jesus Christ International. Malayo man po ako sa kanila, hindi ko makakalimutan sapagkat marami akong natutunan. Hello po, Pastor Tony. Sa aking testimony, before that, allow me to introduce myself. I'm Sister Glou Ador Agaylan from Bicol, Camarines Sur, at UPC Pasakaw under Pastor Dante Alvero. Bago ko po nakilala ang ating Panginoon, kami ay nagmula sa reliyosong pamilya at maraming pamahiin. Araw at gabi kami nananalangin na paulit-ulit na sa pag-aakalang ito ay tama. Hindi man alam ng aking mga magulang na kahit ganoon kami, ay marami akong kaibigan at mayroon akong bisyo. Doon, natuto akong manigarilyon, mag-inom ng alak, mag-disco at magtikim ng mga gamot na katulad ng marijuana na ipinagbabawal. Ngunit, nang malaman ito ng aking mga magulang, hindi ko lang sila pinansin kahit ako ay pinapagalitan. Hanggang sa makatapos ako ng high school, nakapag-aral din ng vocational, lumuwas ako ng Maynila upang mag-apply ng trabaho. Sa madaling salita, nakapagtrabaho po ako. May kasama ako doon na isang kasama na niyaya ako na magdalaw sa kanyang kamag-anak dahil Sunday noon walang pasok. Yun pala, pupunta kami sa Bilyarin family. At masaya po na naipakilala nila ako doon dahil taga Bicol din si Mama ni Pastor Glenn. Noong time na yon, papunta na sila sa gawain, isinama nila kami. Hindi po ako nakatanggi, kaya sumama ako sa church. Kaya pagdating po doon sa church, ay nakita ko ang gawain na first time ko po maka-attend sa ganong klase na may nag-iiyakan at nagtatawanan at napakaganda po ng mga awiting makalangit hanggang sa nararamdaman ko na parang kinikilabutan ako, mga kapatid, na kakaiba. Hanggang sa nangaral ang pastor, bagamat masakit sa pandinig dahil para akong pinapatamaan doon sa mga pangaral, pero namalayan ko, mga kapatid, na umiiyak na ako at tumutulo na yung aking supon at luha dahil sa pangangaral na yon. Unti-unting dinurog ang aking puso. Kaya nung time po na yon, Sunday na yon, nag-decide ako sa Panginoon na magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon, January 15, 1984, sa YMC Manila. At nabautismon po ako sa pangalan ng sa Gawa 2:38. Kaya napaka saya ko po na naramdaman ng ako ay mabautismuhan. Hanggang sa dumating ang mga linggo, nag-a-attend na ako, na sinali ako ni Pastor Glenn sa mga activities na gaya ng choir, pagtuturo sa mga bata. At ganoon din po, sinali niya ako sa malakihang choir tulad ng 400 boys choir. At nag-awit po kami noon sa PICC World Fellowship Conference while it is day. January 29 to February 3 po yun. Katanda-tanda ko po yun dahil January 30 birthday ko yun. At yun po ang napakasaya at hindi ko makakalimutan sapagkat sabi ko, Panginoon, ito ang regalo mo sa akin. Ang baguhin mo ako, ang makilala ka at mapuspos ng banal na espiritu. Tunay nga na napakabuti ng Diyos, mga kapatid. At pinalipat, nung sa madaling salita po, doon sa akin trabaho, pinalipat ako ni Pastor Glenn sa kanilang bahay at doon na ako tumira. Kaya po, doon po ako nahubog ng husto sa kanila. Nakita ko yung pagmamahalan ng mga magkakapatid. Kaya hindi ko po makakalimutan. Hanggang sa February 4, nag-attend po kami sa PEC Makati. Napuspos po ako doon ng
Madal Espiritu ng Panginoon, nagsalita ako ng iba't ibang wika na yun na po ang natuluyan nakapagpabago sa aking buhay. Kaya napakabuti po ng Diyos hanggang sa nung time na yun, dahil galit pa nga po ang aking mga magulang, pinag-pray namin at umuwi ako ng Bicol, nangusap po ang Panginoon sa kanila at gayon din ginabayan ako ng Panginoon. Marami pong pagsubok sa aking buhay, maraming tukso, subalit nandyan po ang Panginoon, hindi ako pinabayaan. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Kaya purihin po ang Panginoon hanggang nasharean ko po ang aking mga magulang, mga kapatid, hanggang sa babalik na ako ng Manila, bagamat yung papa ko ayaw akong payagan bumalik dahil may ipapa, gusto nila ako ipakasal sa sundalo na nanliligaw sa akin, pero hindi po ako pumayag, umiyak po ako at tiniling ko sa Panginoon na sabi ko, Lord, kung ako man ay mag-aasawa, gusto ko yung kaparehas ko na naglilingkod sa iyo. Hanggang sa pagdating ko po ng Manila, nakabalik ako, sama-sama kami ng bilya rin sa mga gawain, nariyan yung magpapatutuo ko sa bus, nagsasalita, nagpapahayag si Pastor Nestor Villarin ng kabutihan ng Diyos, kami taga-imin. Nariyan po yung sa LRT, may youth group po kami noon at doon po naranasan na magpatutuo habang tumatakbo ang train. At nariyan po yung sa Luneta Park na kami po ay nagsisigaw dahil sa kabutihan ng Diyos. Hanggang sa dumating ang araw, Sunday po noon, pumasok ako sa church. After po ng gawain, may lumapit sa akin ng brother at nakipagkilala. Yung pala, hindi ko alam na yun na po pala ang magiging asawa ko. Kaya napakabuti ng Diyos, answered prayer, mga kapatid. Hanggang sa tatlong taon, yung engagement, nagpaalam din siya po sa aming pastor. Hanggang sa dumating ang takdang araw, November 18, 1988, ikinasal po kami by Pastor Tony Galimit sa Midland Plaza, Ermita, Manila. Ecclesiastes 3:11, He made all things beautiful in His time. Ganun po kabuti ang Diyos sa aking buhay. Hanggang sa nag-uwi po kami ng Bicol, pinagpala kami ng Panginoon at ang aking mga magulang, mga kapatid ay tumanggap at nabautismuhan po sa pangalan ng ating Panginoon. Lahat na po sila naglilingkod bago man namatay po ang aking mga magulang. Sila ay nakakilala sa ating Panginoon. Hanggang po nakasawa ng Diyos, pinagpala tayo, nakapagpatayo tayo ng church dito. Kaya meron po tayong church UPC Pasakaw. Dito na ginamit po ang iyong lingkod, maging ang aking asawa, nakatuwang na yun po ang dahilan ng hanggang ngayon nagpapatuloy po. Napakabuti po ng ating Panginoon. To God be all the glory.